back-to-back champions ang University of the Philippines Fighting Maroons sa PhilOil Eco Oil 17th ECJ Preseason Cup. Kasunod ng kanilang comeback, 69-66 victory kontra sa De La Salle University Green Archers nito lamang Miyerkules. Yan ang ulat ni Darryl Oclares. Nagmistulang UAAP Season 86 rematch ang pagharap ng De La Salle University Green Archers at University of the Philippines Fighting Maroons sa championship game ng PhilOil Eco Oil 17th ECJ Preseason Cup na ginanap nito lamang Miyerkules sa lungsod ng San Juan. Pero kabaliktaran ng naging resulta sa UAAP, mas nanaig ang UP kontra sa La Salle sa pamamagitan ng isang comeback 69-66 victory. Magandang naging simula ng UP na nakapagbaon pa ng 3 puntos na kalamangan matapos ang unang kanto. Pero isang 29-6 second quarter ang pinakawalan ng La Salle upang makapagposte ng 20-point lead papasok ng second half. Sa third quarter, nanumbalik ang opensa ng UP at nagpakawalan ng isang 10-0 run para mahati ang kanilang inahabol sa 10 puntos. Nagawang makatabla ng UP sa fourth quarter, 58-all kasunod ng mid-range shot mula sa finals most valuable player at team captain na si Jerry Abadiano. Sa nalalabing isang minuto, sinandalan ng UP si Nadikachi Udodo at JD Kagulangan para tuluyang takasin ng La Salle at maibulsa ang kanilang ikalawang sunod na preseason title. Nanguna para sa Fighting Maroons, si Kagulangan na gumawa ng 13 points, 5 rebounds at 4 assists, samantalang nag-ambag si Abadiano ng 12 markers at isang board. Para sa akin, lagi kasi tinuturo ni Coach Kev yung resilience. Kasi parang kahit nahihirapan kami sa umpisa, kung paano kami mag-bounce back nung nangyari si Coach na yun. Ito yung tinuturo sa amin ni Coach Kev. Nung halftime is, sabi sa amin, hindi kami nakaka-shoot. And then, nung wala rin yung depensa namin. And then, pagbalik namin ng second half, bounce back namin yun. Yun yung pinakamalaking bagay sa game. Samantala, ibinahagi naman ni UP forward Francis Lopez na nakapagtala ng 8 puntos kung ano pa ang dapat ayusin ng kupunan para magawa ring magkampiyon sa UAAP. We gotta be consistent about what we do, what we plan about, and Coach Go keep telling us that just gotta be consistent, and if the shot's not going in, just continue, and especially on defense. Para naman sa third place match, wagi ang 4 Eastern University Tamaraos kontra sa Kuleyo de San Juan de Letran Knights sa score na 80-78. Darryl Oclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.